Take one hand in the air, and it's like that. Ngayon, gagawa na naman tayo ng masarap na garlic shrimp tossed in white wine. Lalagay ka ng mantika. Siguraduhin mainit kasing init ng pagmamahalan nyo. Lagay mo yung hipon. Tapos lalagay ka ng mantikilya. Isunod mo na rin yung bawang. Deglaze mo yung white wine. Hintayin mong sumingaw ang alcohol gaya ng pagsingaw ng init ng ulo niya. Kaya dapat ikay, mapagpasinsya. Lagyan mo na rin pampalasa. Cayenne pepper, black pepper, chili, garlic powder, at as in. Tapos lagay mo na yung hipon. Tapos i-plating mo na. Wow, kasarap ni Re. At kung nahihirapan ka, i-morder ka na lang sa bamboo. Isa nga pala, meron akong hipon. Sariwang sariwa. Message nyo lang. Ngayon, gagawa na naman tayo ng masarap na palitaw. Ngayon, pipitas muna tayo ng nyog. Siguraduhin maberde pa ang nyog para medyo may katas pa. Eh, sa amin na gamit pa kami na ring tapasan. Tapos gagamit tayo ng kayuran. Mag-ingat ka at baka masugatan ka. Ouchie! Tapos kukuha ng glutinous rice. Siguraduhin hindi chaya lang bibilhin. At baka yung plastic makain mo. Tapos magsasangag ka ng sesame seeds. Tapos sa isang bowl, yung glutinous flour lagay mo. Tapos dahan-dahanin mo lang ang paglagay ng tubig parang pagliligaw mo sa kanya slowly but surely. As masaya mo lang. As bibilugin mo lang parang pagbilog ng ulo niya sa iyo. Tapos lalaglag mo lang ang glutinous flour. Tapos pipisitin mo lang. As pagkakulo ng tubig, isa-isa ay mululubog ang palitaw. Kapag ito'y lumitaw na, eh ibig sabihin luto na ang palitaw mo. Pagka ahon ang lalagay mo ng nyog, lalagay mo ng asukal at sesame seeds. Ganun lang yun. Eh, walang joke, kasarap ni Ray. Kung nahirapan kayo, murder ka na lang sa bamboo. Ngayon, gagawa na naman tayong version ko ng sinain na tulingan. Ay, hihiwain mo muna ang isda sa gitna. Tapos, pipisitin mo lang ng onti yung isda. Tapos, bubudburan mo ng asin. Huwag mong tipirin. Parang pagtipid ng pagmamahal niya sa iyo. Balutin mo ng dahon ng saging para di maghiwalay. Isang yakap lang at magbabati din kayo. Trust me. Lagyan mo ng taba ng baboy para mas lalong lumasa. Kung wala kayong palayok, eh pwede kahit anong kawali. Lagyan mo lang ng dahon ng saging para di masunog. Lagyan mo ng tuyong kamyas. Lagyan mo na rin luya at bawang para maalis ang lansa. Tapos lagyan mo na yung isda. Pagpatong-patong mo ng maayos. Parang problema nyo ng ex nyo. Lagay ka lang ng kamyas. Paulit-ulit lang yan. Lagyan mo yung taba. Lagyan mo yung tubig. Tapos takpon mo ng dahon ng saging para di manakaw ng iba. Tapos pakuloy mo na hanggang lumambot ang buto ng isda. Kayo ang yaw. Eh kung nahihirapan ka, umorder ka na lang sa bamboo. Akong bahala sa iyo. Promise ko yan sa inyong lahat. Ngayon, gagawa na naman tayo ng version ko ng shrimp thermidor. Gugupitin mo muna ang hipon sa gitna. Tatanggalin mo yung laman. Siguraduhin hindi maghihiwalay ang ulo at katawan. Kapit na ng kapit hanggang sa dulo. Walang bibitaw. Gayatin mo todo ang hipon. Gawin mo parang giniling. Sa isang bowl, lagay ka ng ebap. Tapos lagay mo ng isang pula ng itlog. Ay, bano, sorry, nagkakamali din. But practice makes perfect. But nobody's perfect, so why practice? Ayan, nakuha ko din. Lagay mo yung oil, mantikilya, gigisa tayo ng sibuyas, lagay mo yung hipon, lagay ka ng white wine. Kung wala, edi okay lang din. Lagay ka ng paminta at asin. Tapos maghiwalay mo ang hipon at yung sauce. Tapos lagay mo yung egg mixture. Tapos ipasok mo yung hipon sa loob ng shell ng hipon. Tapos lagyan mo ng keso. Ilagay mo na rin sa oven. Share ko lang ang niluto ko sa aking mahal na nanay para sa Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyong mga... Ngayon, gagawa na naman tayo ng Batangas Lomi na para sa mga heartbroken. Papakulo muna tayo ng manok at baboy. Lagyan mo ng paminta, laurel at asin. Tapos takpan mo hanggang lumambot yung feelings mo sa kanya. Lagyan mo na rin yung star margarine. Prutuhin mo yung baboy. Hintayin mo mag-crispy pero huwag mo siyang hihintayin bumalik. Tapos lagyan mo na yung manok. Tapos pagigisa tayo ng bawang at sibuyas. Lagay mo yung fishball, lagay mo na rin yung sayote at carrots. Itos mo lang ang saglit. Wow, kagaling! Parang kayo lang, pero ikot-ikot niya. Tapos pinagkuluan, lagay mo na rin yung nor cube. Damihan mo yung garlic powder at paminta. Lagay mo yung cabbage at hipon. Sa dulo mo nalalagay yung cornstarch para lumapot. Tapos lagay mo na rin noodles. Ikaw na bahala kung anong gusto mo ilagay na toppings. Pero ang mahalaga. Siyempre, kailangan mo ng kalamansi, sili, sibuyas at toyo. Yung malinis ha, di yung ex mo. Kung nahirapan ka, eh umorder ka na lang sa... Ngayon, gagawa naman tayo ng version ko ng homemade pizza. Gayatin mo lang ang bell pepper, tas magayat ka na ng sibuyas. Dahan-dahan, tandaan, hindi lang love life ang nagpapaiyak, sibuyas din.
Eh naman, umalsa din kahit papano. Masahin mo lang sandali, tapos ikaw na bahala kung anong sukat ng gusto mo. Pasensya na, wala akong roller. Kahit anong bilog sa inyo, pwede nyo nang gamitin. Basta huwag ka lang ulit papabilog sa ex mo. Sa isang tray lang, lagay mo na yung inirolo mong dough. Pasok mo sa oven, 5 to 8 minutes lang yan. Tapos labas mo. Ngayon lalagay mo na yung toppings. Lagay mo na rin yung tomato sauce, ilatag mo lang ng ayos. Tapos lagay mo na rin yung cheese. Kahit anong makita mo sa rep mo, ilagay mo! Lagay mo na rin yung sibuyas, gagandahan mong paglalagay. Lagay mo na rin yung bell pepper, lagay mo yung pepperoni! Tapos pasok mo sa ulit sa oven. Did you know, pag binalikan mo ang ex mo habang iniantay ang malunuto ang pizza, tawag sa'yo, tanga. Kasi plating mo, hatiin mo parang paghati mo sa oras, sa love life at trabaho. Ngayon, gagawa naman tayo ng seafood pasta. Maglagay ka ng mantika at saka ng mantikilya. Medyo madami, parang pagmamahal ko sa iyo. Ilagay mo ng hiniwang bawang. Huwag mong susunugin at papait, parang ex mong bitter. Tapos lalagyan mo na rin ng kabuti, isa mulaang. Lagay mo na yung hipon, masarap na hipon to, hindi pangit. Tapos pwede mo na rin ilagay yung tahong. Lagay mo na rin ano gang tawag din eh. Tapos lagay mo ng white wine. Kapag walang white wine, okay lang din. Ilagay mo na rin yung sangkap, garlic powder, asin, paminta, tuyong dahon ng basil, lemon, cayenne pepper, at parmesan cheese. Tapos ihalo mo na rin yung pasta na iniluto mo na. Haluin mo ng mabuti para di malito kung gugustuhin ka niya o hindi. Tapos i-plating mo na. Tandaan, walang gumugusto sa pangit. Nakaw, lagyan mo ng keso sa taas. Ikaw na bahala. Para mas lalo tumalab, bawang, lagyan mo. O kaya kung nahirapan ka, umorder ka na lang sa Bamboo. Ako bahala sa iyo. Ngayon, magluluto na naman tayo ng USDA ribeye steak. Eh, huwag mo kakalimutan maglagay ng asin at paminta. Pagbaliktad mo ng steak, lagyan mo ng bawang, butter at dried rosemary. Tapos mga 5 minutes mong papaliguan ng butter. Tapos ipasok mo sa oven. Ng mga 4 minutes lang ha, huwag masyado matagal. Siguraduhin maglagay ng oras para hindi siya mawala. Huwag mo rin mamadaliin lahat. Go with the flow lang. Tapos hiwain mo dahan-dahan at mainit. Kung gusto niyo ng ribeye steak, i-message nyo lang ako at papadala ko sa inyo. Ngayon, magluluto na naman tayo ng USDA ribeye steak. Eh, huwag mo kakalimutan maglagay ng asin at paminta. Pagbaliktad mo ng steak, lagyan mo ng bawang, butter at dried rosemary. Tapos mga 5 minutes mong papaliguan ng butter. Tapos ipasok mo sa oven. Ng mga 4 minutes lang ha, huwag masyado matagal. Siguraduhin maglagay ng oras para hindi siya mawala. Huwag mo rin mamadaliin lahat. Go with the flow lang. Tapos hiwain mo dahan-dahan at mainit. Kung gusto niyo ng ribeye steak, i-message nyo lang ako at papadala ko sa inyo. Ngayon, gagawa tayo ng crispy pork binagaungan. Papakuluan ng tubig, sibuyas, bawang, paminta, luya at patis. Lagay mo na yung baboy tapos pakuluin mo na rin hanggang lumambot. Mag-ingat ka sa sibuyas at umiyak ka na dati, di ka papagod. Ngayon, magigisa ka ng sibuyas at bawang. Mamaya-maya, lalagay mo na rin ang kamatis at talong. Tapos pitruhin mo na ang baboy hanggang lumutang at mag-crispy. Hiwain ang crispy pata. Iwasa masaktan. Nasaktan ka na dati. Dapat natuto ka na ha. Lagay mo na yung talong. Tapos lagay mo na rin yung bagaong. Yung pinagkakuloan ng baboy. Kumuha ka ng onti ha. Onti lang. Lagay mo na yung nyog. Lagay mo yung paminta. Kasap yun ah. Tapos takpan mo para hindi siya maagaw ng iba. Siguraduhin mo rin maganda ang plating para di tumingin sa iba. Kaya nyo ba yung? Eh mga kababayan, nandina na naman ako. Gagawa tayo ng chorizo shawarma. Lalagyan mo ng butter, chorizo, paminta at asin. Tapos lagyan mo ng space para di ka masakal. Tapos lagyan mo ng garlic. Tapos ihalo mo. Lagyan mo ng lemon. Ganun lang. Tapos sa bowl, lagyan mo ng mayonnaise. Tapos lagyan mo ng gatas. Tapos ihalo. Lagyan mo ng pepper. Lagyan mo ng lemon. Tapos lagyan mo na rin ng asin. Pwede mo rin lagyan ng garlic. Ikaw bahala. Lagyan mo ng oil. Mas masarap yan. Chili garlic or chili powder, cayenne pepper, tsaka garlic powder para mas lalong sumarap. Tapos yung tortilla wraps, pasok mo sa oven. Ikaw na bahala kung gano'ng katagal. Huwag lang tutosta. Tapos sa plating, lagyan mo lang ng cabbage, ng pepino, ng sibuyas, at kamatis. Tapos lagyan mo ng chorizo. Pag lemon chorizo, lagyan mo ng sauce, lagyan mo ng cheese. Tapos pwede mo na siyang i-torch para mas masarap. Gagawa tayo masarap na palabok. Papakuluan ng itlog. Pakuluan naman din ng hipon. Wow. Tapos sa bowl, lagyan mo ng cornstarch. Lagyan mo malamig na tubig. Lagyan mo ang atsuwete. Kasarap. Halo mo ng halo hanggang pumula.
magigisa ka ng baboy. Tapos magigisa ka ng bawang. Sibuyas, wag mo ibuhos lahat. Masasaktan ka lang. Lagyan mo ng nor cube, pork, tsaka shrimp cube. Pampasarap. Tapos lagyan mo ng pulang itlog. Pula lang ha. Wag mo isasama yung puti. Tapos yung pinagkakuloan ng hipon, ilagay mo na. Pati yung atsuwete, ilagay mo na. Lagyan mo ng patis. Ihalo mo ng ihalo. Tapos plating, lalagyan mo sa noodles yung sauce, lalagyan mo ng green onions, lagyan mo ng hipon, lagyan mo ng baboy. Wow, sarap! Walang jowa.